Hello, what's up sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at sa mga OFW saan mang panig ng mundo. Kamusta po kayo dyan? Ako nga po pala si Buboy Bersenas, isang OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia at welcome po kayo sa aking channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung magkano ba talaga ang pinagkakagastusan ng mga OFW dito sa Saudi at mga gastos ng aming pamilya sa Pilipinas. Isa po akong bagong YouTuber at ito po ang aking kauna-unahang vlog. Kaya suportahan niyo po sana ako sa aking channel. Comment po kayo sa baba kung meron po kayong mga gustong malaman about sa Saudi. Subscribe niyo na rin po ako sa aking channel. Salamat po. Simulan na po natin. Ang trabaho ko po dito ay maintenance electrician sa isa sa pinakamalaking petrochemical plant dito sa Karabik, KSA, na sumasahod ng around 3,000 to 4,000 Saudi riyal sa isang buwan. Himay-himayin po natin ang mga gastos po namin dito sa Saudi at sa Pilipinas. Kung kaya't karamihan po sa amin ay wala pa din pong ipon kahit matagal na po kami nag-a-abroad. Kagaya ko po, 10 years na po ako nag-a-abroad, pabalik-balik na po ako sa abroad. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin po akong ipon. Kahit gusto ko na po na umuwi dyan sa Pilipinas at mag for good, paano? Wala pa po akong ipon at saan ako magsisimula. Kaya ibabahagi ko po sa inyo ang mga gastos po namin. Disclaimer lamang po, ang aking pong ibabahagi ay base lamang sa aking personal na expenses at expenses ng aking pamilya sa Pilipinas. Kasi iba-iba din po yung sahod namin dito at iba-iba din po yung aming mga pinagkakagastusan. Simulan na po natin. Gastos ko po dito sa Saudi Arabia. Una po ang internet. Gumagastos po ako ng 140 Saudi riyal sa isang buwan. Unlimited na po 'yon kasi meron din pong nabibili na per GB like 10 GB, 20 GB, 50 GB at 100 GB. Iba-iba po ang price niyan depende po sa network like Zain, STC or Mobily. Sunod po ay ang aking pagkain. Nagbabayad po ako ng 200 Saudi riyal per month. Kasi may catering po ako dito na may nag-offer po sila na dalawang menu every day except Friday. For 1 month na po yun, kaya nag-enroll na po ako doon. Tapos, isa pa po, 300 Saudi riyal para naman po yan sa mga personal like hygiene, sa health, gaya ng mga sabon, panligo, panglaba, at etc. etc. Kung ano-ano po po. Gaya ng mga sa health naman, sa gatas, itlog, mga prutas, fruits and vegetable, at kung ano-ano pa. So, magkano na po lahat yon? So, 640 riyal na po yon, Saudi riyal, sa gastos ko po yon dito sa Saudi. Mapunta naman po tayo sa Pilipinas kung magkano po yung binabayaran ng aking asawa dun sa Pilipinas. Bibilisan ko na lamang po. Simula po tayo sa bahay. Nagbabayad po ako ng 5,300. Per month, 30 years to pay po yan at magiging sa amin po yan after 30 years naming bayaran. Kuryente, 2,300. Tubig, 500. Internet po, 1,300. Meron din po kaming hinuhulugang pag-ibig, MP1. Yan po, meron po sa akin, 350 at sa wife ko naman po is 500. Meron din po kaming MP2 which is 1,000 po per month. Makukuha po namin yan after 5 years. Tuition po ng mga anak ko, dalawa po ang anak ko, tig 2,100 po yan. Actually po, 1,100 lang yan. Kaya lang po, yung 1,000 dyan, eh yung upon miscellaneous po yan nung nag-enroll po sila. Hindi ko naman po kasi kayang bayaran yan ng isang bagsakan yung enrollment. Kaya hinati-hati ko po yan per month na 1,000. Meron din po kaming binabayarang co-op, which is 3,000, at paluwagan 3,000. Yan po ang ginagamit namin kung may gusto po kaming bilhin or paggawa sa bahay. Tsaka pang dagdag na rin po yan pag nagbabakasyon po ako. Nag-grocery rin po yung aking asawa ng 6,000 pesos per month po yan. Yung mga pangangailangan din po nila doon, mga personal. Tsaka mga pang-emergency po. So magkano na po lahat yan? Meron na po yung 27,450. Hindi naman po ako magpapadala ng saktong ganyan. Siyempre, kasi may iba pa silang pinagkakagastusan. Kagaya ng sa pagkain at sa school.
Kaya need ko pong magpadala ng at least 35,000 to 40,000 per month. Katumbas niyan is 2,985. So plus charge na 15 Saudi Riyal, kaya nagpapadala po ako ng 3,000 Saudi Riyal per month. Plus yung gastos ko dito na 640 for a total of 3,640. So may natitira pa po akong 360 kung sumasahod po ako ng 4,000 Saudi Riyal per month. Binibili ko naman po yung 360 na yan ng mga pampasalubong minsan. Inuunti-unti ko na po yan para hindi na po bigla pag bibili ako pag magbabakasyon na po. Kasi mas mahirap po na mabawasan pa yung ibabakasyon ko na na pera, mababawasan pa ng mga pampasalubong-salubong. Lalo na po yung mga chocolates. Kaya paalala lang din po sa karamihan na wag po sana nating isipin na lahat ng nag-a-abroad eh may pera po yan o maraming stock na pera yan sa bangko. Hindi po, mali po kayo doon. Meron po kasi yung mga sariling mga pinagkakagastosan, kaya hindi rin po sila makaipon ng ganun-ganun ng basta-basta lamang po. Okay po? Oh. Tandaan po natin na ang pagsubok sa buhay, binigay yan ni Lord. Hindi para pahirapan tayo. Binigay yan ni Lord para maging matatag tayo sa buhay. Na once na nalampasan niyo na po yan, madali na lang po yung mga ibang pagsubok na darating po sa inyo. Dahil ayon po sa 1 Corinthians 10 verse 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kung di kalakip naman ang tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So, yun po. Yung mga pagsubok na yan, hindi yan po ibibigay ni Lord para tayo pahirapan. Yan po ay binigay niya para tayo maging matatag sa ating buhay. So, yun lamang po. Hanggang dito na lamang po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo at patuloy pong magdasal. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood.